What's up mga gamers? Ako nga pala si RodBH and welcome to my gaming channel. At ngayon tayo ay maglalaro ng Black's Fruit. Bago tayo magsimula, please consider subscribe, like, and click the notification bell. At malaking tulong na yon para sa akin. At tayo mga gamers ay level 500 na at nakikita dyan sa gilid. At tayo ay nandito na sa second part ng upper yard dito sa Skypian. At dito na tayo nagpapalevel. Nakakuha tayo ng quest. Yan. Dito na tayo sa Shadda. The Whisper. Ito yung boss dito. Level 500. Kunin naman natin yan. Yan yung kalabanin natin. Dahil tapos na tayo doon sa Shadda. At oo nga pala, nung nakarang episode is level 300 lang tayo or mataas pa, pero ngayon is level 500 na tayo dahil gumamit ako ng times 2 XP at nag-grind ako of cam, at yung ibang ano nangyari ay hindi ko na record. At yun, natalo na natin siya at magpapalevel 525 tayo para lumipat na tayo doon sa isang poison doon sa may bandang dulo, doon sa may temple ba yun? May parang temple doon sa dulo. At tayo ay level 537 at lumagpas na tayo sa 525 dahil gumamit ulit ako ng times 2 mastery or XP man tawag doon. At doon na tayo pupunta sa may quest sando sa may kabilang island dito sa Sky Island, Skypian o Sky Island, ano ba yan? Yan, dito tayo. At dito tayo kung kukuha ng quest kay Gunfall ay Fall Adventure dito sa Royal Squad. At confirm. Okay. Ayan, tapos labanan na natin sila. Ayan. Subukan natin kung login na pala tayo dito. Sa bagay kasi sobra na yung level natin dahil doon sa times 2 mastery. Ayan, madali na lang to i-grind. Balikin ko na lang siguro kayo pag level 550 na siguro ako, I guess. At sa tingin ko, oras na siguro magpalita tayo ng fighting style. Pero alam kong iniisip nyo, bibiling ko yung electric dyan sa baba ng Skypiea. Pero hindi. Nag-google, search ako sa Google at nakita ko mas malakas yung Fishman Karate kaysa sa electric. Saka na lang siguro natin kunin yung electric pag madali na lang tayo nakakapag-grind ng mga 400 pataas na mastery. At ngayon, tayo ay pupunta na dun sa... Babalik pala tayo dun sa Underwater City or dun sa Fishman Island. At hahanapin natin yung Water Kung Fu Teacher or si Jinbe sa anime. At yan na mga gamers, ay nandito na tayo sa Underwater City or tinatawag na Fishman Island. At alam ko dito yung kung saan nakalagay yung Water Kung Fu Teacher or si Jinbe dito sa pintuan, ay sa kabila pala doon. Mali tayo. Ayun, nandito siya sa may sulok yan. At bibilhin na natin yung Water Kung Fu Fighting Style. At yun na, bibili na natin. At hello, yan, pinit natin yung talk. You would like to learn Water Kung Fu Fighting Style for 750,000 belly? Yes, learn natin yan. Yan, Water Kung Fu learned. At yan, ano natin yung Water Kung Fu Fighting Style. At meron siyang tatlong mastery. Yan. At magre-reset ako, tapos subukan natin kung gaano kalakas yung fighting style to. At yan na mga gamers, nakabalik na tayo at
Yan, susubukan na natin yung gamitin itong fighting style to. At yan, nakikita nyo naman, master level 1. Pero, grabe ang lakas ito para kung naka-levels pag ginagamit ko yung ano, back step. Oh, ang lakas, oh. Master level 1 pa lang yan. Oh, ang lakas. Sakit ng damage. Kaya pala minsan ginagamit ito pag PvP. Lakas ang damage. Oh, 400 isang suntok. Pero pag sa devils, ay sa ano, sa ano yan, sa dark step, yung pag wala ay nasa 200 lang. Tapos kung meron, nasa 300 lang. Oh. Yan, subukan natin magpa-mastery. 70 ba to? O tama, 70 para makuha na natin yung first ability nitong Water Kung Fu. At pagkatapos ng mahaba-habang grind, at ngayon nakuha na natin tong first ability nitong Fishman Karate na tinatawag na Steam Charge Fist. Oh, at tingnan natin kung ganito. Ah, knockback siya. Malakas na knockback. Ang malayong knockback. At subukan natin ulit. Ayan. Oh, ang layo ng knockback. Hindi na bumalik. Ah, ito bumalik pa rin. Sige, subukan natin ulit. Ang taas din ang damage. 600. Oh. Oh, pwede rin pataas. Oh. Okay pa na to eh. Ano pag ano. Pag may umatake na kalaban. Tapos gamitan nito. Tatasik. Tapos makakapag-heal ka pa. Regen or maka-restore ka ng energy mo pa. Oh. Pwede tong pang ano sa mga boss. Maganda to. Kasi long range din eh. At ngayon naman subukan natin i-unlock tong Deadly Shower. At yan na nga mga gamers, nakuha na natin itong isang ability nitong Water Kung Fu na tinatawag na Deadly Shower. At susubukan natin siya ngayon. Ayan, subukan natin siya dito. Ayan. Subukan natin siya. At di ko pa doon subukan kanina. Oh, siya siyang ano, long range. Ano siya yung hinahagis, may hinahagis siyang tubig. Papunta sa kalaban. Yung pala yun. At dito na siguro tayo nagtatapos. Maraming salamat sa panonood. Kung nag-enjoy kayo sa panonood, please, huwag nyo kalimutan na mag-like, comment, share, and subscribe. Paalam!